Nako, sa tingin ko, ito yung totoong TV ratings ng mga noontime show na It's Showtime, Eat Bulaga, and Eat ng TV5. Nakakagulat dahil kulelat pala talaga ang Eat ng TVJ. Paano nangyari yon? Pero yun nga, makikita natin, madalas ipagyabang ni Mr. Joey De Leon na sila ay nangunguna. Yun pala, sila ay nangunguna lang sa urban areas, most probably sa Mega Manila. Okay. Pero kahit sila ang nangunguna, minsan nauungusan pa rin or madalas nangunguna ang Eat. Nauungusan pa rin sila kadalasan ng Eat Showtime at ng Eat Bulaga. So you see, hindi talaga nagkakalayo itong tatlong programang ito. Diba? At maganda yan na walang napag-iiwanan. Ang nangyayari kasi, konting lamang lang siguro na itong Eat ay mambubuli na itong si Mr. Joey De Leon. Si Mr. Joey De Leon lang naman talaga ang may problema. Yung ibang The Barkads, walang problema sa atin yan. Okay. Yun nga, 7.0% ang Eat Showtime. Pangalawa, ang Eat Bulaga, 6.3%. At 5.6% ang Eat ng TVJ. It's Showtime, wagi sa unang buwan ng showdown ng mga noontime shows for the month of July 2023. So buong buwan po yun. At kung titingnan din natin yung online views, napakalayo po ng It's Showtime kumpara sa Eat and Eat Bulaga. Okay, tingnan natin ha. Ito kasi ay isang article na itong Bylon ngayon, isang Facebook page. Pwede nyo pong puntahan. Totoo na itong Bylon ngayon ay supporter ng ABS-CBN and It's Showtime. Pero maganda yung kanyang reference at kitang-kita na pwede talaga sabihin na ito yung totoong TV ratings. Dahil bukod sa urban areas, sakop din po na itong ratings na ito ang mga rural areas, yung mga nasa liblib na lugar. Okay, tignan natin. Sa buong buwan ng Hulyo, wagi ang kapamilya noontime show nakapagtala ito ng 7% average ratings ayon sa Kantar Media Philippines. Ito yon, ito yung kanyang reference na may mas malawak na TV audience measurement. Sakop ang urban at rural areas. Yun naman pala. Samantalang yung AGB Nielsen ata, anyway, ay kumukuha ng ratings sa mga piniling urban areas. Okay, so hindi kasama ang rural areas na itong AGB. Ito yung madalas nakikita natin online na mga TV ratings nga na itong tatlong programa. At madalas nga ay nangunguna ang Eat. Yun pala dahil urban areas lang po ang kanilang pinipili. Diba? Pumangalawa, ang Eat Bulaga ng Tape Incorporated na mapapanood or napapanood sa GMA Network na largest station. Nakakuha ito ng 6.3 ratings. At yun nga, pangatlo po ang Eat ng TVJ sa TV5 na nakakuha naman ng 5.6%. Data from Kantar Media. Alright, noon bago magsimula ang programa ng TVJ sa TV5, yun nga, ang malaking posibleng problema nga daw netong TV5 or netong TVJ ay yung naaabot ng TV5. Hindi daw ganun kalawak ang reach ng kanilang istasyon. Kaya posibleng ito ang isa sa mga dahilan. So sabihin na natin, walang problema. Okay. Walang problema sa antena or kung ano man ang nasasagap. Anyway, kung walang problema, siguro naman ganun din. Diba? Baka magkakapantay-pantay din yung ratings na itong tatlo na ito. Pero, sa ngayon, kitang-kita po, napakalayo ng lamang ng It's Showtime. So, congratulations sa It's Showtime. At, yun nga, huwag niyo pong hayaan dyan sa Eat, kayong mga The Barkads, na napatuloy na bumaba ang inyong TV ratings at popularity. Siguro talagang meron na dapat magpaalala kay Mr. Joey De Leon sa kanyang mga pasaring, patama, pambubuli dahil nako, marami na rin pong naiinis talaga sa kanya. Baka nga yung ilang supporters ng Eat ay medyo natatabangan na rin sa mga ginagawa ni Mr. Joey De Leon.
o natatabangan na sa programang yan dahil nga sa pinaggagawa nito sa Mr. Joey De Leon.